Hi guys! Welcome back to my channel. Medyo matagal-tagal ko nang hindi ginagawa to dahil tutok ako kay Rosie. May hinanda ako na tray na puro lipstick. Meron dito mga shades na super nagustuhan ko at bago ko siyang na-discover. Parang narinig ko yung anak ko. Where's the baby? Hi! Say hi everybody! Hi! Who's that girl? Kinilig na siya. Okay, mag-work na ulit si mama. Play-play ka muna dun sa bed, ha? Bye-bye! I'll see you in a bit. Tumaho. Ang gagawin natin ay my favorite lipstick shades and products I won't repurchase. And siguro let's start doon sa mas affordable na brands hanggang sa paakyat na tayo ng paakyat. Kasi may mga na-discover akong shades na medyo may kamahalan or medyo mataas yung price but worth it naman kasi kahit konti lang yung ilagay mo, makikita mo na yung color ng lipstick. To, galing to sa Sunnies. And I think ito yung ano nila, pink collection. Binigay sa akin ng Sunnies yung collection na to last year nung buntis pa ako. Sobrang nagustuhan ko siya kasi kahit one layer lang ng paglagay ng lipstick, makikita mo na yung color. So pwede natin itry. Actually, hindi ko na itatry lahat ng lipstick ha. Pero ipapakita ko isa-isa. Ang shade na to ay Kitsch. Nasa pink shade siya, pero parang mas mild na pink. Ganda, diba? So, ito yung isa sa mga favorite ko na shades from this collection. And then, itong isa pa, mas dark pink siya. Isa din to sa favorite ko. So, ito, nag-try ako ng light, nag-try din ako ng dark. Ito, pwede mo itong gamitin pag, kunwari, magpa-party ka. Pwede siya sa parties or kunwari hindi ka masyadong magme-makeup tapos gusto mo ng statement na shade, yan siya, yung bold shade. Party. The rest, hindi ko na rin siyang itatry masyado but as you can see, ayan siya. Lahat sila pink pero iba't ibang shades. Ayan. I'm not sure if kita yung shades pero ayan siya. Makikita mo yung difference nilang tatlo. Yung price point ang ganda, super quality yung lipsticks nila. May other makeup pa sila. Pero for me, best talaga sa kanila yung lipstick nila. Ang next naman ay MAC. Meron ako ditong hinanda na 5 na MAC lipstick. Ito, Razzmatazz. Ito yung ginamit ko din nung ABS-CBN ball. Hinalo ko siya sa isa pang lipstick na ipapakita ko later. Ayan. Huwag nyo nang pansinin yung mga lagpas-lagpas. Pero ayan siya. Dark siya. Medyo pahirap na nang pahirap itong tanggalin, ha? Ito ang makeup artist ko. Nandito siya ngayon. Siya ang mga nag-recommend sa akin ng mga shades na to. So, ito ang Velvet Teddy. Siya ang nag-introduce sa akin ng lipstick na to. At tagal na natin ginagamit to, di ba? Nag-aasap ka pa rin. Feeling ko hindi na mabibigyan ng justice tong paglalagay ko ng lipstick ngayon kasi ang dami ko nang nalagay. Sa mga weddings, yan. Ah, ito. Ito talaga. Yan so, sa ano, di ba? Sa wedding mo. Yan, ginamit din natin. Pinatungan mo lang. Oo yata. Mahilig kami maghalo-halo ng lipstick. So, ayan siya. Pink naman siya, pero more of nasa beige or nasa parang brownish. Tapos ito naman, next na lipstick din. Ito, lagi namin gamit to sa mga endorsements. Trey Blasé. Très Blasé. Halos same siya nung kanina. Pero mas super light lang siya. Ganyan lang siya. Pa-sweet siya. And syempre, alam na nating lahat ang Ruby Woo. Huwag na nating itangkang ilagay dahil mahirap siyang tanggalin dahil matte lipstick siya. Favorite red ko siya. If there's one lipstick na i-repurchase ko, ito yon, ang Ruby Woo ng MAC. Tsaka yan ang gabit natin nung Maria Mercedes Days. Ito talaga. Tapos ito, Twig. Halos same lang siya nung Velvet Teddy. Darker lang yan. Oo, dark lang siya ng konti. But parang ito, nasa coral banda. So ito, parang nasa may pink banda. Yun yung Twig. So ayan siya, yung Twig. Ayan siya. Fairness naman sa MAC,
isa din sila sa mga brands na best gumawa ng lipstick. Sobrang dami nilang choices, sobrang dami nilang klase ng lipstick. Okay din na meron ka ding kahit konti na MAC lipsticks. And sa price point, not bad ah. Kasi ang MAC sa isang ganito, sobrang tagal. Unless na makeup artist ka tulad ni Kusi, sobrang tagal nitong maglalast sa'yo. Ewan ko na lang kung mauubos mo to ng isang taon. ba? Diba? Ako, hindi ko nauubos. May travel size na rin siya ngayon. Ito yun. Yan. Actually, binigay lang yata ito sa akin nung bumili ako ng lipstick. Tapos na tayo sa MAC. Meron tayong Dior. Ngayon ko nang discover talaga yung Dior. Parang a few years ago lang, noong 2020, na may makeup din pala sila. And maganda yung makeup nila. So ito, this shade is called Dior 8. Red siya. Ayan siya. But dark type siya ng red. And medyo may pagka-satin siya. Hindi ko na siya ilalagay sa lips ko kasi medyo mahirap din siyang tanggalin. And ito isa to sa mga favorite ko, Pink Bow ng Dior. Eh, parang wala lang siya. Ito yung usong lipstick ngayon eh. Diba? Para sa akin, pag mas natural, mas okay. Minsan nag-aaway kami ni Kusi, ang kapalawan ng makeup. Pero normal na yun sa amin kasi matagal ko na siyang kaibigan at matagal ko na rin siyang makeup artist. Siya na din nagugupit ng buhok ko. So wala na rin akong choice kundi kapitan siya. Charing. Talaga ba? Sinakal. So ito naman, para siyang medyo may pagka-orangey. And pag nilagay mo siya, hindi din siya masyadong obvious. But I think one of their best shades to. For me ha, kasi fair-skinned ako. Ang ganda lang yung tingnan. Para siyang yung sweet girl. Na, hey guys, gagawin ko na yung thesis natin, yung ganon. Sweet lang siya. And kahit pink yung blush mo, or let's say coral shade, or medyo orange yung makeup mo, bagay siya. Isa siya sa favorite shades ko talaga ng Dior. And Dior Beauty Philippines gifted this to me. Itong indigo denim. Kasi ngayon lalagyan niya, may oh, tore mo ha? May denim. So, ayan. In fairness sa Dior, yung mga lalagyan yung lipstick cases nila, ang cute. So, mas na-enganyo ka pang mag-collect ng lipstick. At saka kaya gusto ko din yung Dior lipstick kasi parang meron siyang moisturizing component. But of course kasi ano siya, satin lipstick siya. Kumbaga, hindi naman siya matte lipstick eh. Ibang usapan naman yung matte lipstick. Tapos ito naman, ito din to sa dark shades nila pero pink din. Thai and Dior. More of satin din siya pero, oh diba, nakita mo agad yung difference. Ayan, pag date night. Diba? So yun yung mga lipsticks from Dior na gustong-gusto ko talaga. Hindi sila as bold as yung trinay ko kanina na Sonny's and MAC. But if you're that type of person na mahilig ka sa mga lipstick na may color but at the same time, yung kalma lang. Yan. So, oo. But I'm sure yung other brands din may ma-offer sila din na ganun. But for me, pag subtle lipsticks, Dior talaga ako. So ito, last but not the least, at hindi ko pa siya nagagamit kasi ayoko siyang masira kasi nakikita niyo to. I'm not sure if kung mazo-zoom. Pero merong pangalan ko. Yung lipstick. Ayan siya. Tapos yung lalagyan niya. Ang ganda, di ba? Isa to sa mga iconic reds nila. Rouge Dior 999. Siguro kailangan ko na rin itong gamitin and itry. Ayoko lang matanggal yung Jessie eh. Pero oo nga, kailangan ko na siyang gamitin. Kasi kanina sinabi ko Ruby Woo, di ba? So baka nga naman ito. Try nga natin ito. Tingnan natin kung... Kasi ang Ruby Woo, bright red. Ito parang may pagka-orange red siya. Ito yung mga klaseng lipstick na pag makikita mo si Emma Watson na naka-red, ganito yung red na gamit niya. So, tapos na tayo sa Dior. May isa akong isisingit. Pero nahiwalay siyang brand, Chanel. Na-discover ko to kay Sofia Richie. Nag-lipstick siya sa kasal niya, tapos parang wala lang. Tapos akala mo naman mataba yung labi ko. Akala ko magagaya ko yung look niya. Hindi pala. Pero ilan lang siya. Tawag dito ay Pink Delight. Super light lang siya na pink. So, ang next brand natin ay Charlotte Tilbury. So ito, Secret Salma. Nahalatang hindi pa masyadong nagagamit. Medyo dark siya, parang nasa may sa dark pink. Plum ng konti. And then, itong next ay Gracefully Pink. Ayan. And then, next naman ay Walk of No Shame. Ayan.
Tapos ito, pillow talk. Actually, dalawa yung pillow talk ko dito. Favorite shade ko from Charlotte Tilbury yung pillow talk. Tapos ito, electric poppy. Kung bakit? Pop of color. Bakit? Oh, sabi. Hot, parang hot pink na may pagka neon. So, ito yung pillow talk. Yung sinasabi ko kanina na favorite ko. And mahilig talaga ako sa light lang na lipstick. Ito ang ginagamit natin usually namin pag endorsement shoots. Pero kasi hindi ganyan ka, ano, kanipis. Hindi ganyan ito kanipis. Kinakapalan namin. Kasi minsan hindi siya nahalata sa camera. Pero super gustong gusto to ng mga clients, no? Itong shade na to. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi super, super, super natural lang niya. Tsaka may lip liner din siya din, na pillow to. Oo, may lip liner din. Tapos, ito namang Kidman's Kiss. Isa din to sa lagi namin ginagamit pagka mag-endorsement shoot. Pero ito, mas pink talaga siya. Ganda. Ayan. And then, next naman yung Red Carpet Red. Favorite red ko siya. Ah, sa ano, IVI yes, collagen shoot. Sa billboard ngayon. Oo. Classic red lip. And super favorite ko siya na lipstick na red from Charlotte Tilbury. And I think yun nga yung mas ano ng Charlotte Tilbury eh. Yung parang mas classic looks yung pinupush nila. Kasi ito, last from Charlotte Tilbury, isa din sa mga favorites ko. Parang pa-dark na tayo ng pa-dark. Parang pahirap na ng pahirap. Mas dark siya ng konti. Ito talaga yung plum. Wow. Parang berries. Berry lip. Ayan siya. Vampire. Oo. Last brand na tayo. Ito ay ang Hermes. Ayan. Meron ako super naging favorite ngayon. So, itong first, last year ko pa ito na-discover. And medyo nasa may papa-violet na siya. Papasa na siya. Ayan siya. And super gusto ko yung pagkalambot ng Hermes lipstick. Na pag nilagay mo siya sa lips mo, parang ang lambot niya. Parang siyang velvety. Kaya super gusto ko yung lipstick ng Hermes. Medyo pricey siya. Kaya siya yung hinuli ko kasi sila yung pinakamahal. Pero yun nga, tulad na sabi ko kanina, it'll go a long way. As in, matagal siyang mauubos sa'yo. Parang medyo may pagka-purple siya. Next naman ay, ito ang ginamit ko noong ABS-CBN ball. Ito talaga ang tunay na plum. Ayan o, super dark niya. And pag makikita niyo yung photo ko ng ball, super dark ng lips ko, ito yun. Super dark siya. Tsaka yung trivia na ikaw lang talaga nagli-lipstick sa lahat, diba? Ah, sa lahat ng mga shoot natin. Ako lang talaga hinahayaan nila ako mag-lipstick kasi favorite kong mag-lipstick eh. Parang stress reliever yun sa akin. So, ayan siya. In fairness, maganda talaga yung shade na to. Kaya ako hindi in-apply lahat ng lipstick ah. Kasi yung mga in-apply ko lang sa lips ko, yun yung mga favorite ko talaga. The rest, binili ko lang sila for options din. Kasi pag may shoots kami ni Kusi, kailangan ng iba't ibang shades. Parang medyo kulang ako ng orangey, no? Hindi naman kasi siya... Hindi naman siya hinihingi masyado. More on natural or dark. Dark, oo. Oh, or pinks. So ito, galing sa Hermes din ito. Rose Boise. Rose Boise. Huwag yun akong tanoy na mga, baka dumugo yung ilong ko dito. Hindi mabibigyan ng justice yung lipstick na to kasi napatungo na ng iba't iba. Pero maganda siyang klase ng pink. Ayan siya. Rose colored. Ito yung most favorite ko sa Hermes brand. Okay, yan na. Tapos na tayo sa mga lipstick. And na-mention ko nga kanina that I will share with you yung mga products na i-repurchase ko. And yung mga hindi na. So I prepared 5 products here. Ito, super favorite powder ko to from Charlotte Tilbury. And I think I'm on my 3rd refill. Kasi nare-refill siya. All you have to do is tutusukin mo lang itong maliit na to. Tapos lalabas na yung refill powder na ito. Why I love it? Kasi sobrang light niya and talagang flawless finish. Pag gusto mo ng light makeup but also hindi yung oily and hindi din siya masyadong dewy and still made up. Ito talaga, yung Charlotte Tilbury na airbrush flawless finish. Ang shade ko ay Fair 1 kasi sobrang puti ko. And ito lang talaga yung powder ko. Kaya ang bilis kong maubos to.
As in, sobrang bilis maubos, bumili na ako ng extra refill. Favorite ko talaga siya kasi pwede siyang pang daily use and pwede din siya pag magshoot ka and kailangan kita pa rin yung skin mo. Ito yung ginagamit namin ni Kusi talaga. So, Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Next naman ay ang aking maduming curlash. This is from Shuemura. And I think sa mga past makeup vlogs ko, palagi ko itong minimension. I think this is one of the best curlash out there. I will repurchase, of course. Actually, pangalawa ko na to in 4 years. Kasi yung luma ko gumive up na. And kailangan nyo ding palitan yung rubber, guys. It comes with an extra rubber. Kasi ito, nabubutas yan. Tapos kapag kinurl mo yung lashes mo, may ipit siya, mas prone na maputol yung lashes mo or masama. Just make sure na you check yung rubber ng eyelash curler mo. So again, I will repurchase this kasi super okay siya and worth it yung price kasi ang tagal mo siyang magagamit talaga. Okay, next naman ay mabuti tayo dun sa hindi i-repurchase. Itong Lip Maximizer from Dior. Maganda siya, don't get me wrong. Totoo, nagiging pa-plump yung lips mo. But honestly, I'm not the gloss type of person. Hindi ako mahilig mag-lip gloss. Why? Kasi lagi kong hinahalikan yung anak ko, yung asawa ko. So, hindi din ako mahilig dun sa mga sticky na gloss or lipstick or whatever. Kasi yun nga, dumidikit siya. And nagmamask pa rin ako until now kasi nag-iingat pa rin ako for my baby. Dumidikit siya sa mask. And then next naman ay ito. Krista Blush from Benefit. At buti mini siya. Akala ko magagamit ko siya, guys. Buong-buo pa siya. Why I won't repurchase? Oh my gosh, kasi sobrang hindi siya bagay sa skin tone ko. Sobrang bright ng blush na to. Kahit pa konti lang, ang kapal ng kakalabasan. So, hindi ko siya repurchase kasi, as you can see, buong-buo pa rin siya dito sa akin. So, yun, I won't buy it again. Okay, last two. Next naman, itong Liquid Flush Blush from Lovely Cosmetics. Maraming shades to. But this is my favorite, yung A Moment. Kasi it's pink siya, pero pag nilagay mo siya, pigmented naman siya, pero hindi siya yung parang pag nilagay mo, ang kapal-kapal na agad. You have the liberty to build it up. So parang actually gamit namin siya ngayon. Ang ganda-ganda niya and maganda yung brand na to, yung Lovely Cosmetics, kasi it's locally made, cruelty-free na brand. That's why I super, super love them. Ang dami nilang products, but I think itong Liquid Flush Blush nila talagang i-repurchase. Local sila. Local sila. So, support local din tayo. Okay, last but not the least. Sis, dalawa na lang siya! Okay, I will repurchase this. Nakikita nyo yan? Mahilig ako sa eyelash extensions na maiksi yung dito. Pero winged siya sa dulo. Kasi yung eyes ko super duper bilog. At kailangan pa-wing yung lashes. Alam ni Kusi yan. So, gamit ko siya ngayon. Pero kalahati lang. Kasi I like cutting the lashes sa gitna. Tapos yun yung ilalagay ko. So, dulo lang talaga. And ayan. Diba? Eto, nabili lang to sa Shopee. I'm sure marami to online. And talagang you have to find the right eyelash extensions sa'yo. Kasi, syempre, hindi ibig sabihin na bagay sa kanya, sis, bagay din sa'yo. So, kailangan mo din mag-ingat sa ilalagay mo. May mga times na nag-try kami ng ibang lashes, hindi nagiging pantay yung mata ko. Kasi hindi talaga pantay din yung mata ko. And naturally, lahat naman tayo, hindi naman talaga pantay yung mga... Oo. So, para sa akin, i-repurchase ko to. Kasi, not just because bagay siya sa mata ko, but kasi mura lang din siya. Magkano ba to? Parang nasa 100 pesos ilang lang siya. Ilang pairs na to. At natitipid ko siya kasi ginugupit ko pa siya. So, yon. And last, may na-discover din ako. Last na to talaga, promise. Last na to. Na-discover ko to, binili ko to sa Singapore recently. Fenty Beauty Mascara. Sobrang ganda niya. As in, wala akong eyelash. I mean, may eyelash extensions ako ngayon. Pero hindi ako yung naka-full eyelash extensions. Kita ba? Fenty Beauty Mascara. Hella thick. Ayan siya. So, ang lashes ko lang ngayon ay dito lang sa gitna hanggang gilid. Pero the rest,
wala akong nilagay. Ito lang talaga yung mascara. And syempre, Curl Lash. And super love ko siya because I don't like waterproof mascara unless aarte ako at iiyak ako. But on a daily basis, gusto ko pag hinugasan ko, wala na siya. So, ito siya. It's water resistant but not waterproof. And when you wash it off, tanggal siya agad. So yes, I will repurchase this. So that's it, guys! Finally, tapos na tayo sa ating favorite lipstick shades and products I will repurchase and not repurchase. And I'm glad na nagawa ko to ulit kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nag-beauty vlog. And malay nyo, next time sa next vlog ko, ang gagawin natin ay skincare routine or talagang makeup tutorial makeup na ulit. Taray, makeup session, makeup artist. So yun, I hope you guys enjoyed this beauty vlog. And of course, kita-kits tayo ulit sa aking next vlog. See you guys soon! Mwah.